Morning Quank, it's me again. Welcome back again sa aming YouTube channel. Hello mga Quank, good morning. So today's vlog ay meron akong good news sa inyo mga Quank. Dahil nakuha ko na ang aming business permit. Taran! So kahapon mga Quank, April 1, 2022, nakuha na namin yung aming business permit. Kinuha ko kahapon mga koing-koing sa munisipyo. And then, I got it mga koing-koing. So, thank you so much, Lord. So, sa mga Marites dyan, nandito na yung akong business permit. Ano pa ba yung anuhin nyo? Okay, so, andito yung mga koing-koing. So, ngayon, ay tuturuan ko kayo mga koing-koing kung ano yung mga kinuha ko, no? Bago ako makakuha ng business permit. Kung ano yung mga inasikaso ko bago ako nakakuha ng business permit. Okay? So, yung first, kung naalala ninyo mga koing-koing, di ba, na sinabi ko sa inyo noon na yung barangay namin is nagpadala sila ng resolution, no, na sa munisipyo na kung pwede, i-inspection yung aming babuyan, no? And then, nakareceive kami ng letter, mga koing-koing, ng resolution nila. Wala naman silang nakalagay doon na reklamo na mabaho ba yung babuyan namin, kung ano-ano. Wala mga koing-koing. Basta nag-utos lang sila na i-inspection yung aming babuyan, no? Ngayon. So, nung pumunta dito mga koing-koing, nung na-schedulean kung kailan kami dito i-inspection, nung pumunta dito mga koing-koing, yung dito pumunta dito yung Bureau of Fire, DE, and Health mga koing-koing, pumunta dito sila. And then, wala naman silang mga koing-koing, wala naman silang reklamo, wala naman silang ano, nasabi na okay lang yan, hindi naman ganun daw kalaki, ganun, wala silang ano na masabi, hindi naman mabaho, wala mga koing-koing. So sabi namin na kahit na kunti pa lang yung aming babuyan, ay talagang kukuha na kami ng business permit for the sake mga koing-koing, no, na wala na talagang iwasan nun na, para wala talaga bang mga magreklamo kasi hindi mo maiiwasan yun mga koing-koing, no? So, nung una, ang una mga koing-koing na kinuha namin ay ang barangay clearance. Ayan. So, ito mga koing-koing yung kinuha ko. Barangay clearance. Okay? So, ang binayaran ko sa barangay clearance mga koing-koing is 150. No, yung kinuha ko, yung barangay clearance. And ano na to mga koing-koing, kay nagkuha man ako nito nung June, and then nagkuha na naman ako ng January bago. Hindi ko kung saan ba yun yung aking bago ng barangay clearance. Okay. So, andito pala. Ayan, Tersagi Farm. And then ang sunod mga koing-koing is punta ka na mga koing-koing sa munisipyo, no? Pero kailangan mo, bago ka pumunta, ay kailangan mo na magpagawa ka ng site development plan, yung plano mo sa yung babuyan. Okay? So, yung babuyan namin mga koing-koing, sinama na namin dito yung expand namin, di ba, sinabi ko sa inyo mga koing-koing na mag-expand kami. Kumbaga, sinama na namin, sinali na namin dito mga koing-koing, no, sa ginawa ni Randy, kay para in case na mag-expand kami na ay ano na, kumbaga wala nang hindi na kibali, kumbaga hindi na ano yon, kay sinama na kumbaga namin ni sinama na ni Randy. Okay? So, ito yun siya mga koing-koing, yung ayan, ito yung site development plan. Ito yung ginawa ni Randy mga koing-koing. So, ayan, so napaka-detalyado niyan. So, bago kayo makakuha ng business permit, kailangan ito mga koing-koing, magpagawa kayo ng site development plan. So, ang nakalagay dito, ako man yung may-ari, and then si Randy yung engineer. So, isa kasi yun mga koing-koing sa makakatipid ka, lalong-lalo na sa akin, sa part ko, na makatipid ako kung si Randy kasi kay engineer man siya. So, siya yung nag-gawa ng plano, tapos lalong-lalo na dito mga koing-koing sa bill of materials. Ayan. Kumbaga lahat ng mga nagastos mo, yung kasama kasi yan mga koing-koing, kung yung mga kukulumber, description of materials, kukulumber, and black sand, black gravel, and then ganyan, assorted
nail, tire wire, lahat yan mga coin-coin, and then ang putal. Ayan. Tapos, kailangan ng program of works, ganyan. So, kailangan talaga mga coin-coin. Sa amin mga coin-coin, mabilis lang man kami inanuhan kay ano lang naman, kasi alam naman kasi nila si Randy, engineer siya, so hindi na tiningnan pa doon, hindi na binusisi pa doon kasi si Randy na alam naman kasi ni Randy, alam naman kasi doon mga coin-coin kasi Randy, ano na, yung may-ari ng babo yan kay engineer, mas si Randy lang yung nagawa, so wala na, ang bilis lang mga coin-coin, wala na mga chichiburitsi, wala na. So kailangan yun mga coin-coin, yung bill of materials and then site development plan, okay? So, kailangan tumakoy. Ito yung pinaka-importante ito, dalawa, no, na para makakuha kayo. Ito talaga yung masasabi ko na mahirap siyang gawin, mga coin-coin. Yan, ito yung mahirap gawin kay kailangan talaga meron kang laptop. No? Wala man kaming laptop noon, mga coin-coin, pero napilitan kaming bumili ng laptop para lang magawa ito ni Randy. Kay kung magbayad ka kasi, kung magpagawa ka ng plano, mahal. Mahal. So, si Randy na lang yung nagawa nito para makalist din kami. Tsaka, di baling makabili kami ng laptop o coin-coin, no? Magamit din naman. So, eto na yun mga coin-coin, ha? Ito na yung dalawa. And the next is, syempre, kailangan mo ng, ito mga coin-coin. Ang next ay, nagkuha ko ng police clearance. Ayan. So, yung binayaran ko sa police clearance is 180. And, environmental certificate, mga coin-coin. Ito, kumuha ko. And then, meron ka din ditong babayaran. And, certificate of annual inspection. Ayan. And, syempre, kailangan mo din ng fire safety inspection certificate. Ayan. No? Ito mga coin-coin. So, pinaka-importante ito. Yung binabayaran ko dito is 500. Ayan. 500 mga coin-coin. So, mas maganda kung gusto nyong kumuha ng business permit mga coin-coin, ngayon na kayo kukuha kay pag kukuha kay pa kayo ng nasa, ano na, nasa halimbawa October, November, mga December, sayang lang yung pira na inanon nyo kay mag-renew pa man yan ulit sa next year. Akala ko kasi mga coin-coin na nagkuha kasi ako dati nung October. So, hindi pa lamang coin-coin. Akala ko isang business ka lang, no? Kailangan pala i-renew mo yun. So, nagbayad na naman ako. Oh my goodness. So, ayun. And, syempre mga coin-coin. So, ayun na. Kailangan nga mo nga ng fire inspection certificate. And, kailangan mo din mga coin-coin ng titulo sa lupa, no? Nung kumbaga yung inanuhan mo ng iyong babuyan, kailangan yun, tingnan nila yun, tingnan din nila yun. Okay. So, kagaya dito sa amin, yung nabili namin, so pinakita namin yun, kung ilang portion lang yung sa 5 hectares na kumbaga sa mga kapatid ni tatay, and then kung ilang ano lang yung nabili namin, kailangan mo din yun ipaano doon sa munisipyo. Tapos, ayun na nga mga coin-coink, and imagine niyo January pa lang ako no, nag-asikaso. Ngayon, April 1, tsaka ko pa nakuha yung aking business permit. Ayan mga coin-coink, sa sobrang saya ko lang na nakuha ko na ito. And ipakita ko lang sa inyo mga coin-coink. Ayan, kaya ko inano ko sa inyo. Ayan yung aking nature o business livestock, okay? Ay para kung kahit na ano pa yung aking ay ano dito, kung ano-ano na lang mga coin-coin, basta livestock, para isa na lang ba, hindi ko lang tag-specify ba na for ano lang, for babuyan lang, kundi livestock, para kahit na ano yung gusto kong anuhin dito sa farm ay kasama na kumbaga dito sa permit na kinuha ko. Ayan. So, ang bayad dito mga coin-coin sa business permit is 1,000. 1,000 yung babayaran mo. Ayan o. Permit fee is 1,000. Okay. So, ito mga coin-coin, nandito din ang
mayor's permit ko. Ayan. Ayan yung aking mayor's permit. And then, andito makikita natin, no? Makikita dito kung magkano yung binabayaran ko yung total. Ang total is 8,236 pesos yung nabayaran ko lahat-lahat. Kasi meron pa kasi dito business tax, mayor's permit fee, sanitary health certificate fee, and annual inspection, garbage fee, 250, environmental certificate, 150, occupational permit, 500, locational zoning clearance, 200, and fire safety inspection fee, 500, annual inspection occupancy, 120, and the police clearance is 180, barangay clearance is 150. The total of 8,236 pesos. So, ito mga koing-koing. So, ang kagandahan lang mga koing-koing sa munisipyo kay pwedeng hindi mo yun bayaran lahat. Pwedeng quarterly. Para mga koing-koing kung talagang mabigat na sa bulsa mo yung halimbawa 8,000, kung mabigat na, wala ka talagang pera. So, pwede mabayaran mo yun ng quarterly. Mm-mm. So, kagaya sa akin mga koing-koing, binayaran ko na lahat-lahat para wala na akong iisipin sa buong taon. Next year na naman ako mag-isip, no? Next year ko na naman mag-iipunan ng babayaran ko. Ayun. So, sana meron kayong natutunan sa vlog ko, mga koing-koing. And, si Yuwan. Yuwan, dali Yuwan, kasi may shout out, dali. Ayan, andito si Yuwan, nagsamok-samok sa ako vlog. Hi, Yuwan! Yuwan, kay Nanay! Lourdes! Dali, tanaw, dali sa kulikod ikaw. Dari. So, shout out. Dari ka, uya ko makita, ujari. Dari ka sa kilid. Shout out kay Nanay Lourdes from Iloilo. And then? Shout out to Mulis Magbanwawoo! Okay, so shout out ko din si Mama Rilin Chan. And then si, alam niyo mo ko, sira yung cellphone ko. Oh my God, ang hirap na ngayon. Oh, shout out. Naghanap ka ng bahay ng akong cellphone. And di ko alam kung ayun, nakukira. Wala lang, abilita na yun. So, ayun na pala, mukhang nabuhay na, Diyos ko. Imagine nyo, 6 years na, pero as in, nandito pa rin mga koing-koing. Akala ko namatay na yun mga koing-koing yung cellphone ko. Kasi ngayon lang to nabuhay. Nung buong gabi, hindi to na, ano mga koing-koing, sayang naman yung isa-shoutout ko. So, wait lang, no? Mag-shoutout lang ako. And, mamaya na ako mag-shoutout mga koing-koing. Gusto ko lang ipakita sa inyo dahil magsalang kami ng eggs ngayon. Dahil start na kaming magbinta ng balut this coming April 8 mga koing-koing. Abangan nyo yan. And then, ang nasalang namin is 600 eggs, no? Yung first nasalang namin, no? Na eggs na para maging balut. And good news din mga koing-koing dahil halos talaga 95% na yung aming ano yung balot talaga is almost perfect mga koing-koing. Ang galing na talaga ngayon no ng pag ano kailangan kasi mga koing-koing yung humidity no kailangan talaga meron kang ano doon tingnan mo doon yung humidity si Randy lang yung alam yun mga koing-koing. So mamaya update ko kayo mamaya ha. So hintayin lang natin si Randy mga koing-koing no. So bye-bye muna. Bye. Hello everyone! Nagbabalik kami mga koing-koing. So, gabi na kami nagsalang kasi brown out kanina mga koing-koing and then maingay kung mag-vlog ako. So, kaya nagpa-andar kami mga koing-koing ng generator. So, maingay. Sabi na natin mamaya na kapag magbalik na yung kuryente. So, nagbalik na nga mga koing-koing. So, kumain muna kami and then nagsalang na kami ngayon mga koing-koing. So, taraan! Almost puno na mga koing-koing no yung ating incubator charan look at the eggs mga koing-koing so charan ayan mga koing-koing yung mga nasalang namin and then ito pa yung aming isasalang so nag-start na si Randy magsalang okay so pinaka-importante na malagyan talaga siya mga koing-koing ng water mga koing-koing no ayan o lagyan to ng water okay para mga ano mga koing-koing sa humidity no need kasi nila ng ano mga kumbaga yung purpose bakit merong ano merong tubig is
para mag moist kumbaga sa loob, lubricant, no? Malubricant. O lubricant mga kuing-kuing kumbaga. So ayan yung ating ano temperature mga kuing-kuing ko. Yan, humidity. Yun yun. So almost perfect, no? Yung ating balut mga kuing-kuing. Halos wala tayong tapon kasi kung hindi siya mabalot, mapinoy siya. So lahat pinagkikitaan, kumbaga pinagkikitaan talaga natin yung Pinoy and then balot. Okay? So give me example, Daddy. Example, no, para makita natin mga kuing-kuing kung yung ano yung para makita natin, patayin natin yung ilaw, no? So para makita natin mga saksak na ito. Ha? Ay, hindi pa pala nasaksak. Igupti ani kay basik mabuak. So tingnan natin mga kuing-kuing, no, makita nyo. Parang na-amaze talaga ako mga kuing-kuing kapag makita ko ba na yung mga yung itlog ay start na talaga siyang nag meron na talagang tao kumbaga sa loob, grabe. Bede. Baro ko di. Haman. Ton. So dito mga kuing-kuing sa kadling, no? Kadling tawag na di. Tingnan nyo mga kuing-kuing. Look! Kita nyo? Meron ng mata. Ayun. Yan. Tingnan nyo mga kuing-kuing. Yun. Meron na. So ibig sabihin yan mga kuing-kuing, hindi yan sira. Kasi meron ang namumuo dyan na mata. Ayan o. Uy, may sisiyo na mga kuing-kuing. Look! Tingnan nyo, makikita nyo mga kuing-kuing na buhay yung itlog kay. Kumbaga yung mga ugat niya, yung mga pula-pula. No, amazing mga kuing-kuing. So parang talagang, nung talaga, tingnan nyo mga kuing-kuing na galaw-galaw. Ayun o, nagalaw-galaw. Oh. Na, lalong-lalong na talaga yan mga kuing-kuing kapag 15 days na. Ay, ayun! Kita ko nagalaw nga yun. Tingnan nyo mga kuing-kuing, gumalaw. Look! Tingnan nyo, kita nyo gumalaw. Ayun o, nagalaw-galaw na. Ayun, 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 yun, yun, buhay na siya. Grabe. Amazing. Tingnan nyo mga kuing-kuing. Ayun o, kita nyo. Dito o, nagalaw-galaw. Oh! Hala, grabe, daddy. Na para talagang taas yung mga balayibo ko mga kuing-kuing na mga ano ko yun. Tapos ito mga kuing-kuing sa mga mahilig ng balut dyan. Andito na meron na tayong balut. So ang dami namin nasalang mga kuing-kuing. More than 600 nasalang namin yung first salang namin. Yun. So pinaka-importante guys na yung humidity talaga. So the second ano check. Ayun na grabe. Tingnan nyo mga kuing-kuing ko yung pangalawang check natin. Galaw-galaw na. Wow! Amazing! Grabe! So, talagang in-studyhan to mga kuing-kuing ni Randy. Itong ano na to para talaga wala talagang ano? Walang sayang yung mga itlog. Lahat talaga kumbaga ay one, halos ano, halos I think 95% na din ano? 95% na mga kuing-kuing. Almost perfect na yung mga itlog. No, so this April 8 is mag-start na kami magbinta mga kuing-kuing. So every day na siya. Meron na kaming ano, meron na kaming income kumbaga, no? Every day na din, no, income. 'Yon. So, ayun mga kuing-kuing, si Randy nagka, "Day, ang laki na." Nay, kalaki na lagi. Tingnan niyo mga kuing-kuing, iliko diri papunta sa ako. Ayan ang laki na mga kuing-kuing. Wow! So alam niyo mga kuing-kuing, ang dami nang pumunta dito kung pwede na ba daw kukunin yung ano yung balut, pero sabi namin hindi pa pwede, kailangan sa 8. So tama-tama mga kuing-kuing. Sa ano sa April 8 mag 18 days na, so tama-tama na sa 8 talaga yung pizza. So maganda yun mga kuing-kuing. Okay, so mag-shoutout muna ako before ako mag-end, mga kuing-kuing, no? Kay daming nagpapa-shoutout sa akin. Maraming salamat sa mga nagsubaybay sa lahat ng mga vlogs ko. And of course, maraming salamat kay Ila Habaan and Ma'am Curazon Kaasi, Arshel Bailu, Rosalena Lescano, Rix TV, and Sherwin Abinales Bantang, Analu Tungal, watching from Davao City, and Allen Amazol, okay, and then si Noel Gatanela Guianga,
Mary Jean Bacaro, OFW Simpleng Buhay Garnet, Kinit Pangan, Watching from South Korea. Grabe, abot pala ng South Korea yung mga vlogs ko. Thank you so much po. And si Quezon Province Backyard Farmer, and Ship DC Diary, si Bibit Palabrica Vlog, Leo Manungsong, Mark Benitez, Ma'am Lourdes Genshano, and Chukaran Gamer, and then Samal Official Vlog, Ma'am Jacqueline Ituli, and Giuseppe Namok, Winnevic Bahaw, Jason Lang Gomez, and si Chris Vismanos, watching from North Cotabato. Si Sir Dente Galve and Rochelle Impi. Yan pa, shoutout sa partner ko na sa Saudi, si Primo Majos. Wow! Si Huleto Dar and Normilita Arcal, Redan Lagora, Turi Dixter Channel, Roy Peñafiel, Rizami Banlasan, Angelo Obsiena, and Ma'am Liz Magpan. Wow! Okay, so, ayun naman ko yung koing. Sana meron na naman kayong natutunan sa vlog namin, mga koing-koing. So, basta mga koing-koing, kung sino yung gusto, kasi yung, ano, mga koing-koing, yung one of mga subscriber namin na sabi namin is pupunta kami ng Bohol, mga koing-koing, no? This coming April, hindi na natuloy mga koing-koing. Sayang yung kanyang, mahal kasi mga koing-koing yung ticket niya. Ang ispas lang yung dahilan kung bakit hindi siya natuloy. So, open kami kung sino yung gustong magpa-install ng biogas. Is, mag-ano lang kayo mga koing-koing, comment lang kayo. Dahil, anuhan ni Randy mga koing-koing, kung sino yung gustong magpa-install. Okay? So, mag-ano lang kayo dito, pwedeng mag-message lang kayo sa Tersagi Farm para mapag-usapan kung taga saan kayo or malapit lang ba kayo mga koing-koing. And then, pwede mga koing-koing, no, kay meron ng time si Randy, pwede na siyang mag-install, no? Hindi na siya masyadong busy, so pwede na siya kung sino yung gustong magpa-install ng biogas. Okay? So, I hope na nag-enjoy kayo sa vlog ko today. Please, huwag kalimutang mag-subscribe, click the notification bell para ma-notify kayo sa sunod naming mga vlog.